Okay mga kababayan, okay, mainit pa rin sa social media ang ating mga pinresent sa inyo na polvoronic activities ni Kuting. Actually, may nag-send sa akin ng video na kung saan yung artistang involved doon sa supposedly raid ng PIDEA na pinigil ng ahas, okay, during the time, ay swak na swak doon sa Rockwell sa Makati. Okay? So, swak na swak yung artista. So, pinag-iisipan ko since open naman na sa ng buong mundo at baka nag-move on na rin naman yung artista ngayon. Pero kasi for the heck of information and also clarification, sometimes masakit man pero talagang kahit na luma na, may madadamay talaga. Although hindi siya yung target ng taong bayan kasi siya ay biniktima din ng pamilyang polboronot na ito. So dun sa video, itong artistang ito nakasama dun sa paper ay napinakita ko sa inyo ay swak na swak yung kanyang address. Right? Mga kababayan, di ba kinover natin yon? Kinover natin ang papel na yon. Pero swak talaga. Swak na swak talaga yung papel, yung ano na yon, yung information ng PIDEA, swak na swak yung address ng artista. So nakalagay din doon sa Makati, no, the same condominium mga kababayan at wala nag siguro we'll think about it. Okay, maybe for the next few days, baka pwede ko nang buksan yung ano, yung naka-cover na pangalan. Para hindi na lang tayo speculation, 'di ba? Para bonggang-bongga na. And with that, lalo nating mapagpapatibay ang ating impormasyon dito. Miss Marilyn Bagarino, thank you pa lang. Welcome to my channel. So, napanood niyo na 'yon, 'di ba? Yung huwag niyo ako materi-teri. Nagigising ko lang ha, huwag niyo ako tinitiri-tiri. So I try to change my routine kasi minsan, you know, mahirap pag wala ka masyadong tulog. Sumasyongit ka, parang katulad ni Lisa Smugs, lagi na lang bangag, lagi walang tulog dahil abala sa pangangamkam. But today, of course, mga palangga, gusto ko ipakita sa inyo how credible ang ating mga puting ahas and how credible yung ating channel. Okay? Mga kababayan, itong jutang jenimes na gobyernong ito na pinagpapaniwala kayo na sila ay para sa inyo, para sa katotohanan, at para labanan daw ang mga fake news. Okay? At kung ano-ano, bago natin labas ang ebidensya, kung natatanggaan ninyo, okay? Itong memorandum na ito, pakita natin both ha, okay, bear with me mga darling. Okay. Yung memorandum na yan, mga palangga, okay, yan ay sinainan noong August 14, 2023. Sabi dyan, PCO signs MOU with partner agencies to combat disinformation and misinformation. Pag binasa mo yung article, palangga, ang unang pinakawala nilang pera dyan, 19 million plus yung drama pa ni Puting, nandiyan, o nakita nyo? O, andyan yung mga alipores niya, nasa hotel sila, o diba, lakas makangiti ng kanilang mga fake news peddler, o ayan, e paano mga busog lahat sa pera ng bayan ng mga Buacan Jimenez. Dito, papatunayan ko sa inyo na here in Maharlika's channel, Boljak TV, lahat, alungkatin niyo yung mga channel ko, ay ang gobyernong ito ay tunay na kalaban ng bayan. Okay? Sabi dyan, the President Communications Office is now ready to implement the Marcos Administration Media and Information Literacy. Diba? Ang sabi daw, Media and Information Literacy Project following the signing of Memorandum Understanding with Partner Government Agencies on Monday. Dadadadaan dyan yung kanilang Secretary of PCO at kung sino-sino pa mga Jotang Jimenez. Okay. Sabi niya dyan, we are not merely embarking on a mission. Oh, we are, may mission sila. We are powering a collective endeavor to exemplify the power of a whole nation approach. Okay? Whole nation approach. And indeed, the whole of society commitment. Oh, sabi ni ano, Jotok. The PCO, oh, oh, kulob. The PCO chief added that the launch is
a unified effort of Marcos administration and the members of the digital media industry against misinformation and disinformation. Basahin na lang yan, medyo mahaba, hindi ko natatapusin yan. But with that, mga palangga, yan, para lang maano ninyo, that was August 14. Stop sharing na natin to. Okay? Kailangan yung alindog ko na makita. Alright? Okay. So mga kababayan, mga palangga, stop that. Okay, if you want to read the full article, just go there. Ngayon, laging sinasabi ni Marcos Jr. na ang kanyang presidency ay para sa pagbangon to combat fake news. Kasi nagpapakalat daw tayo ng fake news. Diba? Yung tungkol sa pagpupulburon niya na supposedly ay i-re-read siya, fake news daw yun, palangga. AI daw yun. So this time, I will show you isang screenshot lang. Pero itong buong screenshot na to, ilalabas ko po sa aking Facebook channel, sa aking Facebook page. So kung hindi pa kayo nakaka-follow, abangan nyo to. Itong buong mga ibang vloggers na gustong makuha itong buong ano na ito, mga bagay, mga hatash, ito. I-follow nyo ako dito sa mga channel ko. Or kahit hindi kayo mag-follow, I really don't care. Mga palaga, nasa inyo naman yun eh. Wala naman tayo sa pilitan. Okay? Ayan, punta kayo dyan sa Maharlika Network. Yan po yung aking page sa Facebook. Okay? At pumunta kayo dito mamaya. After natin mag-vlog. Okay? Dyan kayo pumunta. Itong 57,000 followers niyan, Bold Japan. Ayan, para tayo live ngayon. Dyan kayo pumunta kasi dyan kayo post. The reason why nagurgur ang ating dalawang channel, the Maharlika Boljakera and Maharlika Facebook. So today, ay ipapakita ko sa inyo ang ebidensya na hindi pwedeng pagsinungalingan ng buwaka ng Jutang Genemis na gobyernong pinagluloko kayo. Right? Yung MOU na pinakita ko sa inyo, ginastusan nila yon pera ninyo. Million-million, ang unang nilabas nila dyan, ay believe, binadget ng araw na yan, 19 million pesos. Maliit lang yun, barya lang, pero that's your money, 19 million. Ngayon mga kababayan, ang aking babasahin sa mga susunod na panahon, okay? Walang iba ay yung kanilang Assistant Secretary Patricia Martin. Itong Assistant Secretary ng Presidential Communications, ito po ay inaatasan ni Framli Satanas to Jotok Cheloy from Lee Satanas. Si Kuting kasi tamad. Si Lee sa lahat nagtatrabaho ng pagdorobo sa inyo. Diba? Although alam ni Kuting yan, mga tao ni Kuting yan. So, well, from Kuting, from Marcos Jr. to Lee Satanas, to Jotok Cheloy, to Buangkang, to Patricia Martin. It just so happened na itong papakita natin. Okay, pakita natin itong, ito yung kanyang, siya ay Digital Media Communications of Under Presidential Communication. Yan siya, di ba? O, yan yung pangalan ng itad. Okay, ito yung kanyang Facelock ni Bigatla. Okay, Bigatla. Ikaw, Bigatla. Okay, tapos ito yung kanyang convo. Papakita ko lang sa inyo to show you proof that Maharlika is in the right mind, is in the right place, and fighting for what is right. Right information, bonggang-bongga. Ito, oh, Patricia, nakita mo yan. Okay, wait. Okay. Ayan, Patricia Martin, did you see that? Okay. Yan lang papakita ko sa inyo. Yung buo nitong mga conversation, doon natin papakita sa Facebook na pinresent ko sa inyo. Mga kababayan, ang pinag-uusapan dito ay Ketch. May kausap siya na isang dugyot, social climber na mga dugyot na nagpapanggap na sila ay hindi bayad. Pero bayad. At lumalamon sila. Sumusweldo. Itong mga kausap, itong this time, isa lang kausap niya. Pero isa lamang ito sa binabayaran ng presidential communication ng buwaka ng inang gobyernong ito na nagre-range siya sa 150,000 to 250,000 pesos a month just for a single person na binabayaran ng gobyerno
gamit ang hard-earned money, taxpayers' money, kaya nagka-windang-windang, nagka-leche-leche kayo. Dito sa convo na ito, mga palangga, ang, okay? Ang sinabi ng kausap niya, mamaya you can roll up, later you will know siguro kung sino itong kausap. Putol, sabi niya dito, who is this, sabi niya, and fighting it legally, OR have this taken down. I mean, this is not really just about me. All of the many software people this account is attacking. So yung kausap niya, pinag-usapan nila yung mga pag-aatake ng ano ng account. Kaya tsaka pag-aatake din sa kanila. Ang sabi dito sa message, that's the thing about social media. These people, ito nagsasalta si Patricia Martin, Assistant Secretary ng Presidential Communications. That's the thing about SocMed. These people, sila SAS, baby girl, SAS Rolando, SAS mentioned ka dito, sila SAS, Maharlika, etc. They are attacking F.L. Lam and Speaker who are public figures. With, pakita ko na muna, ito lang part na to. So, yan. Okay? Sign natin. That's the thing about, this is PC Presidential Communications, ha? We address them Presidential Communications. Okay? Kasi, lahat sila dito damay. That's the thing about social media. These people, sila SAS, Maharlika, etc. They're attacking FLM and speaker who are public figures. We don't have laws protecting them from social media. As much as we want to file a case, walang case na pwedeng i-file. Anong ibig sabihin ito? Imbis na magtrabaho ito mga jutang genius at ipromote nila si Marcos Jr., they're spending millions of millions money to what? To take down my page, SAS and Maharlika. Pero ako, hindi ko na na-recover yung page. Later on, puta tayo lang. Sabi na kausap niya dito na Elsimada at Tugyot Vlogger, this is a hangover from the tree lighting. This, by the way, this message, Christmas pa to. Pasko pa to. Ito yung bago nila i-take down ang ating page na dalawa na may total of, you know, combined 1.2 million followers. Pero it's okay. Kaya kahit na tinake down nila yon, nandito pa rin naman yung Anga Bells, hindi pa nila na-take down. Sabi na kausap niya, this is a hangover from the tree lighting to the Christmas party to now that is rolling. It's really up to PCO. Okay? Ito ang kausap niya, Dugyot. It's really up to PCO if there is any SocMed welfare outside of what I am doing. Okay? If there is, kasi may mga nangihingi. Okay, may mga nangihingi na mga Dugyot na mga tulong. May sakit yata, later on. Sige, ito na natin. Nasabi na ni Patricia Martin, the best we can do is file a report. Okay? And hope to God they get their account suspended. Okay? Kasi nga, ang usapan nila dito is to target, to take down our page. The best we can do is file a report and hope to God, ginamit pa ng Diyos. Diba? To God that they get their account suspended. Bakit ipapasuspend ang account natin? Bakit? Kung hindi effective, bakit tayo pipigilin? Bakit sa haramin ng ating mga social media? Meaning, gusto nilang patayin ang freedom of speech katulad ng ginawa nila sa SMNI. Malinaw mga kababayan sa lahat na nakikinig sa akin. Mamaya after this, po-post natin. Okay? Nag-aaway-aaway na sila kasi kung paano nila mapatake down yung mga page namin, paano kami matahimik. Kasi, as per instruction, hindi Satanas ng ulo ng mga angas. Ipatake down ang mga page ni Marlica, ni SAS, para wala nang mag-criticize sa kanila, lalo na kay Lisa at kay Tamba. Diba na rin ko kanina? Sabi ni Patricia, we need to calm down. Of course, I don't want you to stop what you are doing. Kasi, putol-putol lang itong conversation nila. But, they're talking about yung pagbayad. Okay? Yung paniningil. Mamaya dadako tayo. Sabi niya, let's talk about the details tomorrow. I'm going to consult people on what to do with your situation. Sabi niya, ito na.
Ito yung kausap niyang Dugyot, yung lider-lideran. I'm paying salaries to people. I'm paying salaries to people to correct fake news. The PCSO is sending to me via briefer every day. What do you want me to do? I'm paying salaries to people to correct fake news. The PCO is sending to me via briefer every day. What do you want me to do with that? Kayo ang humusga. Nagbabayad daw sila ng salary sa mga tao para itama ang fake news. Salary coming from the government. Bakit may salary ang mga trolls? Nasa batas ba na bigyan ng sweldo ang mga trolls ng presidential communications galing sa pera ninyo? Kayo ang humusga. Sabi ko sa inyo, kahit galit kayo sa pagbumukha ko, kahit minura niyo ako noon, pwede niyo pa rin ako murahin. I don't give a damn, but you have to focus sa ginagawa ng gobyerno ninyo. I'm paying salaries to people to correct fake news. The PCSO is sending to me via briefer every day. So ibig sabihin, yung mga kapalpakan ng PCSO, ay ng PCO, Presidential Communications, mga palangga, itong taong ito, nakausap ni Martin, okay, ay nagbabayad ng trolls. No wonder kapag si Maharlika ay bumuga ang bibig, the next, mamaya Maharlika na naman to, attack Maharlika, Maharlika. Bakit hindi nila i-present yung mga kabutihan kung meron, which is wala, na ginawa ni Marcos Jr.? Kaya magtataka kayo, tuwing magpasabog tayo dito ng bonggang-bongga, the next day yung kanila mga dugyot, si Maharlika na ang topic. Hindi sila, ayaw nilang mag-topic ng ginagawa ni Kuting. Bakit ako, by the way, kumbaga kung gusto yung sabi ko, kung gusto yung pabanguhin ni Lisa ang kanilang kaahasang gobyerno, bakit dapat ni-ignore ni si Maharlika eh? Kasi whether, sabi nga nila, whether good or bad publicity, it's still publicity. So ako pa rin ang nasa isip ng mga jutang dinimis na dugyot kasi they are bayan. Okay, sunod natin. Sabi ni Patricia, mga palangga, ito, if you don't, sabi niya, if you don't answer, I will just assume. Ano to? Okay. If you don't answer, sabi niya, I will just assume that. Okay. Sino nagsulat nito? Laila, sabi niya, ito. Okay. Sabi niya, Laila, sabi niya, if you don't answer, I will just assume that Emerald Ridao, that Patricia Martin and Emerald Ridao are shaking fake news to blogger to sabotage the what? Ah, yung kausap niya to. Iba pala to. Ito to. Sabi niya dito. Okay, ito sabi niya. The best we can do, ano pagkasunod-sunod dito? The best we can do is file a report. Yeah, and hope to God they got their account suspended. Tapos sabi niya, itong kausap niya pala ito, let's do that then. Gawin natin. We are doing that. But again, it's still up to the platform guidelines. So meaning, itong Presidential Communications ang nag-report sa page ko, sa page si SAS, which is the balik, para ma-take down. See, ginamit nila, inabuso nila ang ang power ng gobyerno para i-take down ang mga kritiko. It's the same thing na ginagawa sa SMNI na inabuso nila ang power nila sa pagkipagsabwatan dito sa Congress para i-shutdown ang SMNI. Kasi kahit ipaporensik nyo itong ano na to, ipaporensik nyo ito, kahit mag-ipatawag nyo kami lahat sa korte, masakot, kahit kasuhan nyo ako, kaya ko itong sagutin lahat. Magkakaladgaran tayo lahat. Kaya nga, I challenge you, kung fake news yung article, yung document. Oh, Friday na, bakit wala kayong kaso? Kasi takot kayo makaladkad sa korte para malaman kung ano ang totoo. Ang pwede nyo lang gawin, magbayad ng magbayad sa troll, sabihin si Maharlika fake news. Dahil dito, hawak natin ngayon ang ebidensya. Okay? Sabi ng kausap niya, ina-atake din daw siya. Sabi niya, I'm attacked and yet walang ginagawa ang PCSO. Sabi ng Patricia, sabi ng kausap niya, I'm attacked and yet
Okay? Tapos sabi ni Patesa, saan galing to? Tapos sabi ng nanghingi ng tulong ng dugyot na Tross, is PCO going to help me at all now? Kasi inataka daw sa social media. Sabi ni Patricia, what help do you need? Sabi niya, this is a social media issue. You have strat people. What can we do? This is not okay at all. I am slowly losing faith in PCO. Okay? Sabi dito, you just came to me with this issue. Sabi niya, Rax, tell me what you need and I'll get it for you. Sabihin mo kung ano kailangan mo and I will get it for you. You need to file a case. See, this is PCO now. We addressed presidential communications kasi itong Martin, tao niya, ay under the PCO at under the president at under the AAS. Sabi ng PCO, you need to file a case. We have no proof who this person is. Wala pa silang proof kasi troll, you know, troll din yata o pare-pareho silang troll. Sabi niya, I have people who know. Ah, okay. May sinasabi silang pangalan dito, Carla Cruz. Baka yun naman nakakarinig yan. Try ko na lang. Sabi ng PCO, I have people who know Carla Cruz, but she's not employed by the government. So I can't have her fired anymore. So nagpa-fire sila ng mga tao, tiga mo, mga palangga. I have people who know Carla Cruz, but she's not employed by the government. So I can't have her fired anymore. So nagpa-fire. Kaya no wonder, ang third floor, pinagpa-fire kayo. Kasi ang presidential communications, ang mga kasabwat ni Lisa ay nagpa-fire ng tao kapag hindi nila gusto. Kapag trip-trip nila or ayaw umayon sa kanila. So dito napupunta ang pera ng bayan, million, pakicheck nga po ilang million ang budget for 2024 ng presidential communications just to attack us, to attack SMNI, to attack you dito sa ebidensyang ito. Okay? Sabi nung kausap niya, let's start with that. Okay? This account has been maligning FL Lam and Speaker. I told you, ang partner talaga si Tambalisa. Parang wala nga silang care kay Kuting eh, dito sa conversation natin. Kasi ang target ng usapan ay protektahan si Lisa Tanas at si Romualdez. Okay? Sabi ng Dugyot, do we have monitoring? I need help either finding out who this is and fighting it legally or have this taken down. So, taken down. Gusto talaga nila ipa-take down lahat ng kritiko. So, pag napikon sila, titignan nila kung anong pwedeng case, kung anong maifile nila ng kaso, kung hindi naman, kung wala namang legal basis na pwedeng file ng kaso based on sa unang conversation, ipapa-take down nila gamit ang gobyerno. Gamit kayo, kung kaya nilang magpagurgur ng mga page, kaya din nila magpagurgur ng tao, katulad sa akin. Padako tayo mamaya sa gurguran. Okay? Sabi niya, I mean, this is not really just about me and all the many social media people this account is attacking. Alright? So, mga pikon to mga putangin ng ito. Pag inatake sila, papatake down nila. Samantala nga ako, inatake niyo ako araw-araw, minuto-minuto. Well, I don't have the power para ipatake down kayo. Wala naman ako ninakaw sa kaban ng bayan. Diba? Si Duterte nga noon, ang dami nag-a-attack, hindi naman kayo pinatake down, buhay pa kayo. Nakatanin yung comparison. During Duterte's time, lahat nilagyan ng sungay, lahat ng kababuyan, sinabi kay Pangulong Duterte, pinatake down ba ang mga media? Buhay pa sila. Pero itong gobyernong ito, ang presidential communications, kritiko lang, anonymous na kritiko, ipapatake down na nila or kakasuhan nila. So you have to know, mga kababayan. O sabi ng PCO ni Martin, that's the thing about SOCMED. These people, ulit-ulit. Ah, ito pa yung karugtong. These people, sila SAS, Maharlika, etc. They're attacking FL lang. Okay? Sabi pa ni Patricia, ng PCO, I told you to hand over, although, okay, ito na. Kasi nanghingi ng pera, ang dugyot. Kasi daw may nagkasakit, na ganito, ganyan, ganyan. So ayaw, ang nakarating sa atin, ayaw magbigay, sigurista din ng PCO. Etong si Martin, si Patricia Martin, ayaw niya magbigay ng pera, baka durobohin din ng dugyot na kausap niya. Ang sabi dito ng PCO, I told you to hand over all those
who need medical assistance to us because we can endorse them to OP, Office of the President, who gives medical assistance. We all work weekends and holidays, and we're thankful, which is why we give you assistance. You're not employed by PCO, so you're not expected to work hard. We are simply grateful for the assistance you give to us. I don't even ask where the money goes because I trust you. Question. Nagbigay ng pera, ang tawag niya ay assistance. Parang yung kay Carlos, kay Clarita Carlos, ang binigay ni Lisa ay generous allowance. Okay, dito naman, binigyan daw itong dugyot na ito ng assistance. Ang sabi nga niya dito, mga palangga, okay, you're not, kasi ang conversation na ito, hindi kasi buo ang naikuha natin. Partly, part lang. Pero dito makikita na nagbabayad sila ng dugyot, ng dugyot, ng mga ensimada. Ito ang leader ng ensimada, nagbibigay ng sweldo. Sweldo, no, it's not sweldo, payola, bribe, para ipagtanggol si Lisa at si Tambalustos. Ulitin po, para namnamin nyo mga kababayan. Sabi ko nga, okay lang sa akin. Hindi nyo ako gustuhin, magalit kayo. It's nothing personal. But this is about your country. Yung kinabukasan ng bayan ninyo, yung mga anak ninyo, na ang presidential communication sa utos ni Lisa at ni Marcos Jr. ay nag-recruit pa, nagbabayad ng mga troll para ipagtanggol sila. Yan ba ang kanilang mandato? Ito ba ang mandato nila? Okay, may nakakuha na ng clue. Okay, sabi niya, I told you, kasi nanghinga ng pera, I told you to hand over all those who need medical assistance to us because we can endorse them to Office of the President who gives medical assistance. We all work weekends and holidays, rocks, parang rock and roll, baby. And we're thankful, which is why we give you assistance. Nakakarap kasi yung kausap niya dito, mga palangga. Si Patricia Martin lang ang nakabalandra. Okay? Which is why we give you assistance. You are not employed by PCO. You are not expected to work hard. We are simply grateful for the assistance you give to us. I don't even ask where the money goes because I trust you. Bakit bibigyan ni Patricia ng PCO ng pera ang dugyot? Mga palangga, this is self-explanatory. Hindi ko na siguro kailangan sumigaw pa. Binigyan ng PCO ng pera ang mga dugyot para ipagtanggol sila. Is that right or wrong? Nasa batas ba na magbigay ng mudmud ng pera ang presidential communications na nagsabing sila daw ay mag-combat ng what? Disinformation and misinformation at they spend millions of money. See? Sabi na kausap niyang si Rox, we did many months ago, many times, wala pa din. Actually, ito yung request. Okay? Ito yung request nila na sinasabi na nangingi sila ng mga ng assistance sa PCO kasi nga nagkakasakit na yata sa kakapakalat ng fake news ang kanila mga dugyots. Kaya wala kayong mukhang iharap saan. Kahit anong mga kasinungalingan na iba, ito yung Marlica, bayad, chuchuchuchu. Ito ebidensya. Sa akin, wala kayong mapakita ng mga ebidensya. Ako bayad kahit piso. Kasi kayo ang mga bayad. At ang gobyernong ito ang kasalut-salutan sa lahat ng salot na imbis na magtrabaho para sa inyo, ang ginagawa ng presidential communications ay magbayad ng trolls coming from this statement nitong si Martin and she is under PCO. You decide, mga kababayan. Okay, ito, may binanggit pang pangalan dito. Hindi ko ito kilala, baka kilala nyo. Maddie, M-A-D-I-E, is the one doing these things. I will ask her what happened so I know sino may pagkukulang dito. Okay? Na-upset yata yung kausap niya. I know you're upset. Tell me what help you need so I'll know how to proceed. Ah, ito yung karugtong kanina. Calm down, I'm not your enemy. Sabi nitong kausap niya, shall I collapse my groups? Kasi nga, nanghingi siya ng pera eh. Diba? Oh.
Sabi niya, shall I collapse my groups and inform yung mga sinabihan namin na tutulong sa PCO na wala na? Meaning wala ng budget. I will stop salaries na din. Okay, ito na. I will stop salaries na din ang assistance to the sick. To the sick na sinasabi ko, PCO. Kasi ako pa lang wala na. Siya pa lang daw wala nang may bigay na pera. I am bought. Paano na sila? You have been delaying our meeting. Just let me know if you no longer want to work with me para I can stop. So, ibig sabihin, this dugyots, if you are, oh, this is Tagalog naman eh, Taglish, shall I collapse my groups? Ititigil ko na ba ang, ibabagsakin ko na ba yung group niya daw? Kasi wala ng pera. Kumbaga, iniipit yung pera nitong PCO. Ay baka kumikbak si Martin. Baka mula sa kay Lisa Tanas, may budget. Let's say, for example, okay, 10 million budgetan mo yung mga dugyot. Oh, pag kung ito, I'm just, you know, explaining na possible na mangyari. May sabi ni Lisa, bigyan mo ng 1 million. Pagdating kay Jotok, o sige, 8 million na lang. Pagdating kay Bukangkang, 5 million na lang budget. Dumaan pa sa assistant secretary, naging 500,000 lang. Mas malaking kinupit nito. You know what I'm saying? Balikan natin. Sabi ng dugyot leader nila, wala kayong pagmamalaki, putang ina niyo. Umarap kayo lahat sa salamin. Tanungin niyo mga sarili niyo kung sino ang lumalamon sa nakaw sa pera ng bayan. Si Maharlika walang kinain na nakaw sa kaba ng bayan. Yan lang ang pwede ko maipagmalaki sa inyo. Mga jutang dyan ninyo, mga pahirap kayong mga inayupa kayo. Kayo dyan sa PCO, mga sindikatong mga giatay kayo. Ngayon, ito, sabi ulit natin, para namnamin natin, namnamin nyo yung pera ninyo na binabayad sa trolls. Namnamin natin ang gusto. Dibdibin natin, isa puso, tapos isa utak natin. Shall I collapse my groups and inform yung mga sinabihan namin na tutulong sa PCO na wala na? Bakit kailangan may tutulong sa PCO? Bakit? Yun yung question. Bakit kailangan mag-recruit ng tutulong? The tutulong meaning the trolls. Trolls. Natutulong. Trolls. Dapat ang message dito. Shall I collapse my groups and inform you yung mga sinabihan namin na trolls sa PCO? Na wala na. Wala na daw pera. Kasi iniipit. I will stop salaries na din. And assistance to the sick na sinasabi ko. Oh, di ba? Tinsigil na yung salary. That's not salary. Hindi salary ang tawag dyan. Ang tawag dyan, payola. Ang tawag dyan, suhol. Ang tawag dyan, bribe. Ang tawag dyan, gawain ng sindikato. Sabi pa dito, kasi ako palang wala na. Paano pa sila? You have, ako palang wala na, wala siyang pera. Kaya hindi sila nagbablog, hindi sila nagde-depend kay Kuting nang walang budget. And this is, mga palangga, unacceptable sa inyong mga working citizens na nagtatrabaho, binabayad lang sa troll. And we are talking here, 150 to 250 a month, depende sa kanilang mga level. Ang pera ninyo binabayad sa trolls. Ito, ipapakita ko itong ebidensyang screenshot na ito at I challenge Presidential Communications, Patricia Martin, all of you, mga F-U-C-K-I-N-G, mga put, ay, mga buwaka ng ginemesyo, mga jutang ginemesyo, I challenge you, file a case against me. Patricia, di ba? Ito, pinag-usapan ninyo, nahanap ninyo kung paano nyo hanapan ng butas yung vlog ko. Yung Facebook ko para ipa-take down. May titignan niyo ang mga what do you call it? Legal remedy pero wala kayong makita. Kaya pina-take down niyo. So challenge your final case so we can put this in court here in America. Sa America tayo magbabakbakan, wala man akong laban diyan sa DOJ na 'yan. Dalhawak niyo lahat 'yan. Paano na sila? You have been delaying our meeting. Just let me know if you no longer want to work with me para I can stop. See, ang tunay na nakikipaglaban kung gusto mo magtanggol sa isang politiko, sa kanyang mga agenda, ay sa kanyang mga advocacy, mga palangga, hindi mo kailangan bayaran. Titigil ka kasi pag wala ka ng pera. Ay, wala ng perang binibigay sa'yo. Ako nga, kahit puyat-puyat, tuloy-tuloy. Ni piso, wala akong
hinihingi at wala akong ine-expect sa mga pinagsasabi ko dito. Kasi sino ba pinagtatanggol ko dito? May politika ba akong pinagtatanggol? No. Pinagtatanggol ko ang katotohanan. Kayo, na itong pera ninyo, well, ganito lang yan. Kung ayaw nyo pa rin maniwala, si Marley kaingit lang yan. Then tanggapin nyo to. Namnaminin nyo na araw-araw na ginawa ng Marcos Jr. ang kanilang isa lamang yan sa opisinang wala pa tayo. Kumbaga, yung dati pinag-usapan natin, smuggling, polvoronic. Ito, presidential communications. Araw-araw na ginawa nila, hindi sila nagtatrabaho para sa betterment of the country. Nagtatrabaho sila para pagtakpan ang kababuyan, kasinungalingan ni Lisa, ni Tambaluslos. Is that the right thing na ginagawa ng gobyernong ito? Pag dapat open sila sa kritisismo. Lahat ng kritisismo, open sila and they will make themselves better. Pero hindi. Sarado sila sa kritisismo, isa-shutdown nila mga feeds ninyo at kakasuhan tayo. Look at what happened to me and General Macanas. And again, and SMNI. See? Oh. Sabi ni Patricia, anything you need, I try my best to make sure it is given. Ano na, ano, sa tingin ninyo, ano yung anything you need, I try my best to make sure it is given? Alam nga naman, buto ang kailangan nitong ano na to. Pwede rin siguro. Mamaya po tayo sa tsuktsakan. Ano to, tsuktsak? Anything you need? Bubuka ka ba to? O sibukan kang bubuka ka para ibigay dito sa dugyot? Your choice, sabi niya. Ito, sabi ng dugyot leader, unlike PCO, our team works weekends and holidays with no breaks. See? Our team, ito yung mga ensimada, mga dugyot, ay nagtatrabaho ng walang break. Kahit holiday. Lalo na, sabi niya dito, lalo na pagtulong sa may sakit. Sabi niya, Rix, who is Rix? R-I-K-Z. Rix who has been waiting for 4 months, with a degenerative disease is now very sick. Oh, mukhang mabait naman pala itong puno, pinuno ng troll. Kasi nanghingi para daw sa may sakit na troll nila. Kaya kayo inaaratay eh. Ay, nako. Kaya kayo inaaratay. Sinisingil kayo kasi puro kayo kasinungalingan. Okay? Diyan natin kung ano pa to. Madami kasi there. Okay. Ah, okay. So, dito sa ipaulit-ulit na lang natin to ay tungkol pinangalanan ako dito, mga palangga. Di ba kanina binabasa natin sa inyo? Balikan natin. Ngayon, balikan natin to. Excited na mga itad. Yung mga vlogger excited na makaroon ng kopya. Okay. Ulitin natin ito. The reason why, mga kababayan, nandiyan pangalan ni Maharlika at ni Sas, the reason why ako ay tinake down, true enough, nagwagi sila sa pag-takedown ng aking page. But again, takedown nila na i-takedown. Okay? Gawa na kami ng gawa as long as may platform. Hindi naman mawawala sa isipan ng aking mga palangga ang mga in-expose ko dito. So no wonder. So sinong paniniwalaan nyo? Yung statement, okay, ni Cesar Chavez, under the PCO, na fake ang PIDEA report na supposedly pipick upin si Kuting at si Terry doon sa Rockwell. Sinong papaniwala? Paano nyo ngayon to, mga dugyot, i-rebat ito? Oh, ay hindi, gawa-gawa lang yan. Gawa-gawa lang yan. Kung gawa-gawa, then file a case against me. So we can present to the court. Mga kababayan, kaya nga nung December, sinabi ko sa inyo, gurgura na ito. Ginurgur na nila ang page ko. Ngayon, gusto nila akong gurgurin. Remember yung death threat noong December na narinig ko, pinorward ko po yan dito sa authority, sa FBI, sa lahat ng pwede kong i-forwardan, na si Mel Robles ng PCSO ay nag-volunteer sa The Court Bar and Restaurant dyan sa BGC na ang 10 million na budget magagaling sa loan debtor para sa ulo ko. And that is already documented. Kung dyan sa ebidensya niyan, kaya po sinasabi sa inyo, ang ebidensya dito, mga palanda, actually, nasa exhibit ko yung, ano na yun, exhibit ko yung mga pinagsasabi ko, exhibit ko sa FBI.
na ako ay gigorgori ng gobyernong ito. That was 10 million ang kanilang bounty sa ulo ko. Kasi hindi pa sila nakontento na ipa-take down ang page ko. Gusto pa nila akong gurgurin. Literal na gugurgurin, mga palangga. Then on January 28, nang nagkaroon ng maisog, meron doon na nag-inform din sa akin at meron din ako witness chat na inutusan ng gobyernong ito, okay, ang mga tiwali sa NBI, makikipagsabwatan ang NBI to hunt me down here in America. Ganito po katarantado, kademonyo ang gobyerno ni Marcos Bangag-Bangag Jr. Hindi nila kayang sagutin ang mga ibinabato ng taong bayan like tayong lahat na kailangan si Puting ay malinis na presidente, mag-drug test, mag-pulburon test at kung ano-ano pa. Ayaw nilang sagutin, the ultimate solution is to take down my page based sa screenshot na pinakita ko sa inyo. Hindi umubra ang takedown dahil hindi natinag si Marlica, buhay pa rin, nagngangabels pa rin. Then, the ultimate solution is to hunt me down here in America to gurgurin. Don't worry, Lisa. Don't worry, Marcos Jr., Tambaloso, Sandro. I reported you already. Okay? Maybe I'm not gonna say anything. Not me. Okay. I will. Lalabanan ko kayo hanggang sa huling patak ng dugo ko na malaman hindi lang ng Pilipino, ng buong mundo kung gaano kayo kademonyo. Kung gaano kayo kawalang hiya. But above all, dapat Pilipino ang umaksyon. Kayo, mga kababayan. Kayo ang umaksyon dito. Hindi dapat ang internasyonal. Kayo, kayo, kayo. Dahil ang pera ninyo binabayad sa trolls. Ang pera ninyo napupunta sa sindikato, napupunta sa smuggler, napupunta sa pulburon. Sino ang fake news sa atin? I challenge you, Pedea. You have all the power. Diba gusto niyo ako makulong? Diba gusto niyo ako mapadampot? Why tahimik kayo? I mean, bakit kayo hindi mag-file ng case? Marcos Jr. Takot kayo. Kasi authentic, original ang nangyaring mga dokumento noong 2012. Kaya the solution is to gurgur me. To gurgur us. Diba? Mga kababayan, nasa mga kamay ninyo, ano pa ang gusto nyo? Ano pang inaantay ninyo? Na mismo, dun sa mga excited, punta lang kayo dun sa Facebook page, dun natin isalansan. Bahala na kayo gumawa ng mga content nyo. I don't wanna tell you what to do because that hindi naman sa atin, hindi naman natin for that, hindi naman kayo bayad. Pero ito, napatunayan natin na sa kabila ng mga kadyotahan ni Marcos Jr. na kesyo, what? Yun daw yung pinakita kong video article sa inyo kanina. Nasa hotel sila. Manila Hotel yata yun. I forgot which hotel. Basta millions ang ginastos doon sa to fight MOU, to fight disinformation and fake news studio. Pero sila mismo ang fake news, sila mismo ang kumikitil sa mga kalayaan natin mamahayag. Kailangan kalayaan natin mag-criticize. Sino ngayon ang fake news? Sino ngayon ang demonyo dito, ha? Patricia Martin, ha? Mag-ingat kayo sa messaging niyo, mga bobo. Mga bobo. Pero kasi, mga kababayan, you know why? Kaya alam mo, ako ang dami kong kausap. Pero kahit na marami akong kausap, iniisip ko may mga possible na nire-record niyo ako. May mga possible na nire-record or text. Pero wala kayong makakaya. Siguro ma-present ko lang dyan, mga kalokohan, mga tsoktsakan ni Liz Satanas. But anyway, bakit hindi ako takot kahit kanino ako makipag-usap, whether voice call o text? Kasi wala namang maririnig doon na, oh, ito, 20 million sa akin dyan, ha? 30 million. Walang ganon. But you, presidential communications, barya. Oh, it's not barya. Dugyot. Nagbabayaran kayo. Imagine, no? Kaya sila, yung mga dugyot, simulcast, simultaneous, after my blog, sunod-sunod na sila. Kasi they are being bayad.